mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Lagi na lang akong iniiwanan at sinusukuan. Paulit-ulit na binibreak ng iisang babae. Ngunit, hindi pa rin ako sumusuko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako patuloy na umaasa sa huli. Mapapasakin din naman siya. Siya ang babaeng hindi ko magawang kalimutan. Siya ang babaeng patuloy na bumabalik sa puso ko. Kahit na ilang beses na niya akong sinaktan at iniwanan. Ako nga pala si George. At dito sa kwento kong ito, ay inyong malalaman kung paano ko pinagpatuloy at pinilit ang pagmamahal ko sa iisang babae. Kahit na ako ay patuloy nitong sinasaktan at pinagtatabuyan. Nagsimula akong masaktan nung ako ay teenagers pa lamang. Dito ko kasi nakilala ang babaeng agad kong inibig, kahit na sa murang edad pa lang. Siya si Jenny, ang modelo naming kaklase. Unang kita ko pa lang sa kanya ay talagang napatibok na nito ang puso ko. High school pa nga lang kami noon, pero para bang ang nararamdaman kong pagmamahal para sa babaeng yun ay pangseryosong relasyon na. Unang subo ko na ligawan si Jenny ay hindi ako nagtagumpay. Sa kadahilanang hindi pa raw siya ready na magpaligaw. Kaya ang ending, hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na patunayan ang pagmamahal ko para sa kanya. Ito ang unang pambabasted na natanggap ko sa buhay ko. Pero hindi ro nagtapos ang pagmamahal ko para sa kanya. After a year, I tried to court her again. But she busted me again. Pero ang paniniwala ko kasi, ang pambabasted ay isa lamang proses sa panliligaw. Kaya kahit na paulit-ulit niya akong binabasted, ay patuloy ko pa rin itong nililigawan. Hanggang sa... It's been a long time, Jenny. Pagbati ko kay Jenny nung kami ay nagkaroon ng reunion. Graduating na kami sa college noong mga panahong yun. Pero naisipan nga ng class president namin noong high school na magsagawa ng isang reunion para sa batch namin. Yeah, it's good to see you again, George. Pagbati nito na may kasamang ngiti sa labi. Habang kami nga ay nag-uusap, ay dito ko biglang sinigwe ang balak na panliligaw ko sa kanya for the 9th time. How's your relationship? Tanong ko sa kanya. I'm single now. Mga manluloko kasi mga lalaki. Sagot nito sa akin. Kung ako yan, hindi kita gaganunin. Pabulong ko ang sabi sa sarili ko, pero narinig pala niya to. Sinabi na din nila sa akin yan. Biglang sabi nito, kaya naman bahagya tuloy akong nahiya. Ngunit hindi ako nagpatalo sa aking hiya, dahil kaagad kong tinanong sa kanya ang katagang, Jenny, pwede ba kitang ligawan? Umaasa nga ako na positive ang magiging sagot nito sa aking katanungan. Ilang segundo muna itong nag-isip bago ito sumagot ng Yes, court me George, pinapayagan kita. Nung narinig ko nga ang sinabi niyang yon, ay hindi ko na napigilan pa na mapatalon. Dahilan para makuha ko ang atensyon ng mga tao na nasa paligid. Pero hindi ko na ito pinansin pa. Dahil nga sa tuwang nararamdaman ko nung mga panahong yun. Mula nga nung payagan niya akong manligaw, ay talagang inaraw-araw ko na ang panliligaw sa kanya.
Kahit nga maubos na ang pera ko, ay talagang ibinibigay ko ang mga kagustuhan at cravings niya sa buhay. Kahit nga magkalayo kami ng tinutuluyang bahay, ay nag-aabala pa rin ako na ihatid at sunduin siya sa tuwing siya ay papasok. Well, mahirap, matrabaho, abala, pero sabi nga, ang taong nagmamahal ay gagawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Hanggang sa... George, pwede tayong magkita? Text sa akin ni Jenny. Isang gabi habang ako ay nagre-review para sa exam ko bukas. Ay, sorry. Pero nagre-review kasi ako ngayon. At exam namin bukas. Reply ko sa kanya. Please, may sasabihin lang ako sa'yo. Muli nitong pamimilit. Kaya naman minabuti ko nakitain siya na sana pala ay hindi ko na lang ginawa. Dahil pagdating ko sa isang lugar kung saan kami magkikita, ay dito ko nakita si Jenny. Napangiti nga ako habang papalapit sa kanya dahil may nakahain na pagkain sa lamesa. Kaya naman sa isip-isip ko ay nag-set ito ng isang date para sa aming dalawa. Ngunit ang ngiti ko ay mabilis na naglaho matapos na may tumabi sa kanyang lalaki. Napahinto nga ako ng paglalakad nung nakita ko yon, lalo na nung ito ay umakbay kay Jenny. Paatras na nga sana ako. Ngunit bigla akong tinawag ni Jenny. Kaya naman, ayoko na lang akong lumapit sa table na yon. Have a seat, George. Utos sa akin ni Jenny, pero hindi ko ito sinunod. Nanatili akong nakatayo habang pinipigil ang bugso ng damdamin na nararamdaman. Well, kaya kita pinilit na makipagkita sa akin. I just want to say thank you for all of your effort na ipinakita sa akin. Pero yun nga, I want to inform you, George, na itigil mo na ang panliligaw sa akin. Kasi I'm in a relationship na. Ito ang sinabi sa akin ni Jenny. Pinakilala pa nga nito sa akin ang boyfriend niya. At sinasabi na pwede naman daw kaming maging magkaibigan. Pero hindi ko na ito pinansin pa. Mabilis akong lumayo sa lugar na walang pasabi-sabi. At sa pagkakataon ngang yon, ay para bang natauhan na ako. Maaari ngang hindi si Jenny ang babaeng nakalaan para sa akin. Pero kaya ko nga bang kalimutan ang babaeng yon? Well, susubukan ko. Pero kahit anong kalimot ko sa kanya, ay talagang gagawa ng paraan ang tadhana para kami ay magkita. Dahil, isang araw, matapos ang 4 na taon naming hindi pagkikita ni Jenny, ay muli na namang nag-cruise ang landas naming dalawa. Unti-unti ko na nga siyang kinalimutan noon. Pero nung nagkita kami, ay para bang nanumbalik ang lahat. Para bang muling nabuhay ang pagmamahal ko para sa kanya. George, let's talk. Sabi nito, pero hindi ko siya pinansin. Naakala mo ba wala akong narinig? Pero hinabol-habol pa rin ako nito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Jenny. Ayoko na ulit masaktan. Seryosong sagot ko sa kanya. Pero ang galit na nararamdaman ko ay biglang naglaho nung hawakan nito ang kamay ko. Please, let's fix this. Pagmamakaawa nito sa akin. At dito na nga nangyari ang hindi ko inaasahan. Bakit mo ba ako nakukuhang saktan at gawin ang bagay na alam mong makakadurog sa puso ko? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mapangakit na mata.
Hindi ko alam. Siguro, hindi pa ako matured nung mga araw na yon. Pero aaminin ko, labis kong pinagsisihan ang ginawa kong yon. At andito ko para ayusin ang dapat na ayusin sa pagitan nating dalawa. Sagot niya na tila ba pilit na pinipigilan ang sarili sa pag-amin. Mahal kita, Jenny. I just want to be true. Kahit na ilang beses mo na akong sinasaktan, pinabasted. Kahit na ilang babae pa ang dumating sa buhay ko, ikaw pa rin ang babae nagpapatibok sa puso ko. Pero simula nung nangyari yon, napagtanto ko na maaaring hindi tayo ang para sa isa't isa. Paliwanag ko, na tila ba puno na ako ng sakit at pagod sa paulit-ulit niyang pananakit. Napagdesisyonan ko na nga rin na iwan na siya matapos kong mabulalas ang nararamdaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako sumuko. Sa bawat sakit at luha, patuloy pa rin akong umaasa na isang araw ay mapapasakin pa rin si Jenny. Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ang lakas at tapang na to. Pero sa bawat pagkakataon na may bumabalik na alaala, nararamdaman ko ang bagong sigla sa puso ko. Kaya naman, isang gabi, sa isang simpleng kainan sa labas, kami ay nagtagpo muli. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kirot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung dapat ko ba siyang iwasan o hindi. Pero napagdesisyonan ko na siya ay aking kausapin. Nilapitan ko ito at dito nga kami nagtapat ng nararamdaman namin para sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Jenny. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob ko na to. Pero handa akong magpakatanga muli para sa pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Ngunit maaaring sa gabing ito na ang huli nating pagkikita. Marahan kong sinabi habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Hindi niya agad sinagot ang aking mga sinabi. Ngunit sa paglipas ng mga sandali, kita ko ang ngiting sumilip sa kanyang mga labi. Mahal na rin kita, ngunit natatakot ako na baka hindi ka na magtiwala sa akin dahil sa aking nagawa. Natatakot na rin ako baka masaktan kita ulit kapag minahal mo ko. Ngunit kung ito na ang huling pag-asa sa pagitan nating dalawa, masasabi ko na handa kong iparamdam sa iyo ang init ng pagmamahal ko kahit na sa isang gabi lamang na ito. Sagot niya na tila ba pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha niya. At dito nga ay may nangyari sa aming dalawa. Isang mainit na gabing punong-puno ng pagnanasa ang namagitan sa aming dalawa. Ngunit sa huli, siya ay muling lumisan. Alam ko na iyon na ang huli naming pagkikita dahil hindi na siya babalik. Napagdesisyonan na rin naman namin na hindi na ipagpatuloy ang pagmamahal na nararamdaman namin para sa isa't isa. Dahil alam ko at maaaring alam din niya na darating ang panahon na ako ay masasaktan lang muli. Ngunit sa puso ko, hindi ko siya makakalimutan. Kaya sa bawat tibok ng puso ko, dala ko ang mga alaala namin na patuloy na nagpapaalala sa akin. Na sa kapila ng lahat, ang tunay na pag-ibig ay yung kaya mong tanggapin kung ano ang tama para sa inyong dalawa. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong tanggapin ang realidad na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa happy ending. Ngunit sa bawat karanasang dinaanan ko, mas lumalim ang aking pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal at pagpaparaya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit,
nagbukas sa akin ang pinto ng panibagong pag-asa sa pag-ibig. Ang pagmamahal ay isang biyayang hindi basta-basta ibinibigay at tinatanggap. Kaya sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong maghihintay at mananatili sa pag-ibig na walang sukuan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si George, at ito ang kwento ng buhay ko.